Narito na ang mga pinakahuling balita sa Calabarzon ngayong Miyerkules, March 23, 2022. 10 sasakyan nagkarambola, 1 ang patay, 2 ang sugatan sa Cavite. Nasawi ang 1 rider habang sugatan ang 2 pang katao matapos magkarambola ang 10 sasakyan sa Dasmariñas City, Cavite, Martes ng gabi. Kinilala ng pulisya ang namatay na si Jonel Dacles, 37 anyos, na taga Las Piñas City. Nagtamo ito ng pinsala sa ulo habang isinugod naman sa pag-amutan ang 2 pang nasugatang biktima. Ayon sa investigasyon, binabagtas ng aluminum truck van na minamaneho ng 26 anyos na si Gerald Corimo ang kahabaan ng Emilio Aguinaldo Highway sa sakop ng Barangay San Agustin 2 patungo sa direksyon ng Imus nang mawala ng kontrol ng driver at magkasunod na ineraro ang 10 sasakyan. Nasa kustudiya ng Dasmariñas City Police ang suspect na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injuries at damage to properties. Call center agent nadakip sa halos kalahating milyong pisong shabu. Nadakip ng mga pulis ang isang call center agent matapos mahulihan umano ng ilegal na droga na nagkakahalaga ng 482,000 sa San Pablo City, Laguna, Martes ng gabi. Kinilala ang naarestong suspect na si Don Anthony Delgado na taga Barangay San Lucas 2 sa nasabing lungsod. Bandang alas 10 ng gabi, nang magsagawa ng operasyon ang mga operatibo ng San Pablo City Drug Enforcement Unit sa Barangay San Rafael, may nakuha pa umanong mga bricks ng marijuana sa suspect na kasalukuyan ng nakakulong sa San Pablo City Detention Cell at nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2009. Mga estratehiya para magpabakuna laban sa COVID-19, inihahanda ng Batangas City LGU. Naghahanda ang lokal na pamahalaan ng Batangas City upang mahikayat ang mga residente na magpabakuna laban sa COVID-19. Ayon kay City Health Officer Dr. Rosana Barion, kailangan makumbinsi ang mga Batanggenyo, partikular ang mga kabilang sa A2 Priority Group o ang mga senior citizens na kumpletohin ang bakuna hanggang booster shot. Sa pagpupulong ng Local Health Board kahapon, iniulat ni Barion sa datos ng City Health Office hanggang March 21 ay 114 o 24% ng kabuuang bilang ng mga nasawi sa COVID-19 ay nasa 61 to 70 years old, samantalang 101 naman ay nasa 70 to 81 years old. Isinagawa na rin ng City Health Office ang pagbabakuna sa mga barangay habang pinag-aaralan din ng ahensya ang iba pang paraan upang mahikayat ang mga residente ng lungsod na kumpletohin ang bakuna laban sa COVID-19. Sa kasalukuyan ay nagbibigay si Mayor Beverly Di Macuha ng kiddie meal na spaghetti, fried chicken at ice cream para sa 5 to 11 years old na nagpapabakuna sa nasabing lungsod. Live-in partner pinagbabaril, lalaki patay sa Quezon. Patay ang isang tendero ng isda samantalang sugatan ang live-in partner nito matapos na barilin ng 3 magkakasamang lalaki na umano ay mga tulak ng ilegal na droga sa Tiaong, Quezon kahapon. Binawian ang buhay habang nilalapatan ng luna sa ospital ang biktimang si Michael de la Cruz Garcia, 41 anyos, habang nasugatan naman at ginagamot pa ang live-in partner nito na si Maricel Lanzon. Ayon sa Tiaong Police, ang 2 ay nasa target list ng pulisya bilang mga street level individual o SLI drug personality. Nakilala naman ang mga suspect na si Naroniel Aguila, Eugenio Panganiban na parehong nasa high value individual list ng pulisya at isang Ruel alias Apong na isa ring SLI. Batay sa report, bandang alas 3:55 ng hapon nang dumating sa tindahan ng mga biktima sa Sitio Puok, Barangay Kabataang ang 3 na nagpanggap na bibili ng isda. Kaagad na tumakas ang mga ito matapos ang pumamaril. Ayon pa sa pulisya, ang mga suspect na sina Aguila at Panganiban ay parehong dati nang naaresto sa kasong ilegal na droga. Inaalam pa ng mga otoridad ang motibo sa nasabing krimen.
At yan ang pangunahing balita na nakalap ng front page online news. Ugaliing subaybayan ang Newsbeat tuwing alas 7 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Para sa iba pang mga balita, sundan kami sa aming Facebook page, website at YouTube channel. Ako si Laika Manalo. Magandang gabi.